So ayan, welcome back mga kagulong sa ating vlog for today. Yan, mainit na naman. So ngayong araw ang ating pag-uusap ay tungkol sa ating mga regular customer. Yan, marami kasing nagre-reklamo na naman sa ating Facebook group, diba nga, kapwa natin delivery courier. Yan, so sa lahat ng delivery courier, yun ang ating pag-uusapan, kung paano nga ba talaga tayo makukuha bilang regular rider, kung ito ba ay nakakasama nga ba ng kalooban ng ating mga kapwa rider, kasi maraming masama ang loob. So bibigyan ko lang kayo ng idea para hindi sumama ang inyong loob, diba? Para naman para alam nyo, ganun pala, diba? Kaya pala may regular customer ka, diba? Hindi yung nag-iisip ka ng hindi maganda sa mga kapwa mo na mayroong regular customer. So bibigyan kita ng idea kung hindi mo pa alam kung bakit mayroon silang regular customer. Yan, yan yung ating pag-uusapan. At kung bago ka palang sa aking channel, yan, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. Yan, counter flow tayo. Yun na nga mga kagulong. Siyempre, sa lahat po to ng delivery courier, hindi lang kay Lalamove, sa lahat po, tok-tok, lahat, sa lahat ng delivery rider, para maunawaan nyo yung aking mga sinasabi. Una, kung bakit nga ba nagkakaroon ka ng regular customer. Ako, aminin ko sa inyo, marami akong regular customer. Halos na sa mga 15 na mga kagulong. Pero hindi mo naman mapagbigyan lahat yan, diba? Buti kung nasa area ka lang, diba? Iilan lang yung napapagbigyan mo doon. Yan, binigo ko sa inyo yan, kung bakit nga ba ako nagkaroon ng ganong karaming regular customer. Yan, so una mga kagulong, dapat ikaw ay magalang. Pangalawa, dapat ikaw ay mapagkakatiwalaan. Pangatlo, dapat yung kanyang produkto ay nakakarating sa tamang oras. Pang-apat, dapat ang kanyang produkto ay hindi nasisira. Excuse me po. Yan, yan yung mga dapat nating tandaan mga kagulong, dapat nating ibigay sa ating mga crew customer. Kasi sa totoo lang, sabihin ng iba, kasi inaalat nyo na gawin kayong regular lang inyong customer. Sabihin nyo, ako na lang gawin yung... Hindi po, mali yan. Alam kung bakit. Ganito lang yan. Ako client, ikaw rider, diba? Ngayon, inaalok mo yung sarili mo na kunin kitang regular rider. Ngunit, ang iyong service yung binibigay sa akin na hindi ko gusto. Dahil ikaw ay nakasimangot, masungit, reklamador. Yung produkto ko hindi nakakarating sa oras. Diba? Yung produkto ko may damage. Oh, hindi ka good service. Oh, paano kita kukunin kahit 10 beses mo pang i-alok sa akin yang bilang kunin kitang regular rider, hindi kita kukunin kung yun ang nakikita ko sa iyo. 'Di ba? Naunawaan niyo ba mga gulong? Pero kung ikaw ay good service sa iyong client, kahit hindi mo na i-alok ang iyong sarili, magugulat ka na lang, tinatawagan ka na lang ng iyong client na yung customer, magpakilala na ako yung pinikapan mo kahapon, pwede ba kitang gawing regular rider ko? Diba? Ganun yun mga kagulong. So ako hindi ko naman talaga inaalok ang sarili ko bilang kunin nyo na akong regular rider. Hindi. Good service ang binibigay ko mga kagulong. Lagi akong nakangiti. Diba? Kahit naka-face mask tayo, alam naman natin yung reaction ng ating katawan. Body language. Yun yun mga kagulong. Body language. Yan, alam ng client yan. Diba, magalang ka. Yan. So, hindi ka nagre-reklamo. Diba? Yung produkto niya nakakarating sa tamang oras. Sa gusto niyang, alam mo ba, ras. Nakakarating, hindi naman ras, okay lang sa kanya yun. At walang dapat damage. Diba? So, ganun mga kagulong. Dapat ingatan nyo ang kanilang produktong kumuba. Ay, hindi naman to akin. Sige, barurot ka. Ingatan nyo. Kasi pag nasira yan, masisira din sila sa kanilang customer. Siyempre, kung sealer sila o reseller sila, ano ba sila, nagtitinda sila ng mga kanilang produkto. Kung nasira,
masisira din sila magreklamo din yung kanilang customer. So, siyempre, pag nagreklamo yung customer nila, mawalan sila ng customer. Ganun lang yan, mga kagulong. So, dapat ingatan mo rin yung kanilang pinapadala. O, diba? So, imbis na kayo ay magngawa bakit merong mga regular customer yung ating kapwa rider, dahil sila ay nagbigay ng kanilang good service. Diba? Good service, mapagkakatiwalaan sila. Iyan yung the best dun, mga kagulong. So, ang pagkuha ng regular customer ay yan ay hindi na kaya, mga kagulong, ialok mo yung sarili mo. E tapos, ayaw ko naman kunin, nakakahiya yun. Kunin mo na ako sa regular customer, regular rider, kunin mo na ako sa regular rider, tapos hindi ka kinuha. Nakakahiya yun. E, diba? Pero kung binigay mo yung servisyo mo na tama, binigay mo yung good service mo, diba? Magalang ka lahat, diba? Minsan, kinukuha mo yung kalooban ng iyong customer, diba? Na magpapagkakatiwalaan ka. Sigurado, mga kagulong, kahit hindi mo alok ang iyong sarili, kukunin kang regular rider. Diba? Ako nga, mga kagulong, mayroon ako nga regular customer. So, siyempre si Udi, karamihan kanya. Iba kasi Udi. Minsan nga, 20,000, 19,000, 18,000, 10,000, 9,000, ganun. 3,000 yung pinakamababa. 1,500, ganun. Yan yung binabalik ko sa kanya pag once umuwi na ako. Pero, minsan nga, kinabukasan ko pa, binabalik yung pera. Siyempre, pagod na ako pag uwi ko sa bahay. So, hawak-hawak ko yung pera. Di ba? Pero, hindi nag-aalala yung aking mga customer. Kasi alam niya, mapagkakatiwalaan ako, mga kagulong. Alam niya, binabalik ko yung pera niya. Yun, mga kagulong. Di ba? Yun. Pinagkakatiwalaan ako. Di ba? Kinabukasan pa. Ihatid ko minsan nga. 2 days pa sa akin eh. Kasi bigla kinabukasan, nakakuha ko ng booking. Hindi ako nakakabalik sa kanya. So yung pera, inaabot ang 2 days sa akin. Pero wala. Hindi nagreklamo yung aking regular customer. Kasi nga, alam naman niya na, siyempre, binabalik ko talaga sa kanya yun. Yun yung the best dun, mga kagulong. Yung tiwala ng customer, bihira lang yan. Kasi panahon ngayon, kasi sa totoo lang, tawid muna tayo. Kasi sa totoo lang, mga kagulong, marami talagang rider ang nangi-scam sa ating mga customer kaya tayo nawala ng customer. Marami namang customer nangi-scam sa mga rider. So pare-pareho lang yan. Pero hindi lahat ng rider ay nangi-scam sa nilang customer. Kaya huwag kayong iiyak kung may mga regular customer kami. Kasi binibigay namin yung tamang serbisyo para sa client. So ayan, dito nagtatapos ating vlog for today. Yan. Salamat sa inyong panonood.